Hello! Magandang araw! Alam ko kung bakit kayo naparito. Gusto nyong kumita ng pera, di ba? Dahil di pa rin tayo makabawi sa ginawa ng virus. Nasa tama kang channel, kaibigan. Ngayon, tuturuan kita kung paano kumita kahit nasa bahay ka lang. By the way, my friends call me Tokmol. But my business name is... Talker. Marami na akong nakasamang partner sa business. Katulad nila Mark Zuckerberg, Steve Jobs, tsaka si Bill Gates, tsaka si Francis Leo Marcos. Nakasama na rin ako sa spaceship ni Elon Musk. Tama na sa introduction ko. Ngayon, tuturuan ko kayo ng 4 na tips para kumita ngayong quarantine season! Open-minded ka ba? Gusto mo bang makaipon ng pera kahit nakaupo ka lang sa bahay? Pwes, ano pang iniintay mo? Magtinda ka ng yelo! Alam nyo kasi, hindi maganda ngayon mag-invest dahil sa unti-unting pagbagsak ng ating ekonomiya. Makikita nyo naman sana, oh. Yan, kita nyo sa statistics, di ba? Basta, basahin nyo na lang. Ayan, kita nyo naman, di ba? Hindi katulad ng pagtinda ng yelo, makikita natin sa graph, ayan, kita nyo naman. Ang nasa x-axis, oras ng pagyelo. At pang y-axis, rate yan ng pagtigas ng tubig. Kita nyo naman, patuloy ang pagtaas nito at walang tigil. Hindi katulad ng pag-invest sa stock market ngayon, parang spaghetti. Pataas pa baba ang rate. Sabi nga ni Confucius, math does not lie. Ika nga, basta't meron kang kuryente at refrigerator, panalo ka! Ay, teka! May nag-comment. Ala, live pala to. Yari ka, sabi niya, ngunit Tokmol, bakit may pagbaba sa graph ng yelo sa dulo? Oo nga, no? Ay, simple lang ang sagot dyan. Alam mo kung ano? Tanong mo sa mama mo. Ano mong sagot dyan? Dahil nag-brown out nung araw na yan. Dahil sa maraming nagsasaranggola. Sumabit dun sa poste. Teka, parang nawala ng ilaw. Ay, nako, kukulit talaga nito mga nagsasaranggola na to eh. JR! JR! Tulungan mo ako, magre-repack tayo ng yelo. JR! 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 Number 2, magbenta ng saranggola. If you can't beat them, join them. Kung di mo kayang patigilin ang mga batang magpalipad-lipad ng mga saranggola, bentahan mo na lang! Sama-sama kayo magpalipad. Ngayong panahon, marami ang walang magawa. Kundi magpalipad ng saranggola. At katulad nga ng yelo, mataas din ang demand nito. Kumbaga nga sa economics, pag mataas ang demand, dapat mataas din ang supply. Ngayon, paano ako makakabenta ng saranggola? Yun lang. Kung di naman ako marunong gumawa nito, mga kaibigan, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko din kayo ng tips kung paano gumawa ng saranggola. Number 1, YouTube mo kung paano. Sa totoo lang, di naman ako marunong gumawa ng saranggola eh. Di naman dahil sa demand ng saranggola ngayon, ay nagsimula ako sa business na to. Nalaman kasi ng kapitbahay kong si tita ang tactics ng pagtitinda ng yelo. Ay, pinaghirapan ko yun. Pinag-isipan ko ng mabuti. Tapos ginaya. Di ba ang dali lang ang ginagawa mo? Ano? Gusto mo mawala ng trabaho? Di mo naman ako binabayaran. Maaaring nasa isip mo ngayon kung anong kinalaman ni tita sa saranggola. Eto, i-explain ko sa pamamagitan ng videong ito. Toy! Ah, ayan! Oh, tapos na ang aking pag-iimpake at paglalagay sa plastic ng mga tubig upang gawing yelo!
ng gawin ay ilagay siya sa loob ng aking refrigerator. La 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 la. O mga bata, mga bata, bili na kayo ng saranggola. 20 pesos lang isa. May promo kami ngayon. Pag bumili kayo ng dalawa, 40 lang. La 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 la. Ay, naku! Ay, ay! Nag-brown out! Naku! JR! JR! Bakit nag-brown out, JR? Tulungan mo ko! Tulungan mo ko, JR! JR, nasa ka? JR! JR! Oo, mga kaibigan. Kaya ko ginawa tong saranggola business para magka-brown out kila tita. Sabi nga nila, pag binato ka ng bato, lusawin mo ang kanilang yelo. Number 3, magbenta ng mask. Ngayong panahon ng pandemic, marami ang nangangailangan ng mask. Halos lahat ng syudad ay nagre-require na mag-mask ang bawat isa na lalabas. Editor, pakilagay nga sa statistics sa likod. Wala, bastos to ha, ayusin mo. Alam nyo kasi guys, maraming klase ng mask ang pwede mong gamitin upang ito'y pagkakitaan. Surgery mask, N95 mask, gas mask, face shield, Pacquiao mask, animal print mask, ilong lang na may mask. It's too late to apologize to mask. Maskara, mascot. Uy, iba na yun. Huwag yun. Gusto niyo, turuan ko kayo kung paano gumawa ng face mask na pwede niyong ibenta? Ay, huwag na lang pala. Baka kalabanin niyo ako eh. Alam niyo kasi, kung hindi para sa'yo ang paggawa ng face mask na ito, may sikreto akong malupit na sa akin mo lang maririnig. Pwede na kaya? Ang tawag dun sa technique na ito ay reselling. Yes, my friend. Tama ang rinig mo. Reselling. Ha? Bingi ka ba? Sabi ko, reselling. Capital R-E-C-C-B-Q-W-B. Reselling. Maraming pera sa reselling, mga kaibigan. At ang reselling ng face mask ay isa sa pinakamabilis na paraan. Kaya bilisan nyo na bago pa magkaroon ng tax. Para maging mas practical, magbenta kayo ng second hand na face mask. Pag ginamit mo na yung face mask mo, laban mo lang. Tapos patuyuin mo. Picturean mo. Tapos, post mo sa Facebook. I-resell mo. Di ba napaka-unhygienic nun? Abay, anak ng tinapa. Kanya-kanyang trip yan. Alam mo, pwede ka magbenta kung saang-saang sites. Katulad ng Facebook, Lazada, at Shopee. Sabihin mo nga, salamat Shopee. Salamat, Shopee. 5,000! Hampasin ang jacket yan, yung dual SIM! Sabihin mo lang, salamat, Shopee! Abay, anak ng tinapa! Tamang alcohol lang at disinfect. Siguradong maraming bibili niyan. Number 4! Mag-YouTube ka! Alam naman natin na marami ang nanonood sa YouTube, di ba? At sure na sure ako na marami ding pera dito. Kita mo naman, ang rami-rami kong ang subscriber eh. Ayan o, ang dami oh. Nakita nyo naman sa likod ko eh. Oh, dami. Paki-edit na lang yun eh. Oy, editor, ramihan mo yung subscriber ko. Gawin mong 1 million. Oh, teka. May nag-comment. Eh, Boss Talk Mall. Mahiyain ako. Anong gagawin ko? Nakakairita na eh. Mahal ba kayo ng magulang nyo? Alam mo ba na ang YouTube ay napakalawak na social media platform na kahit anong pwede mong gawin. Pwede kang mag-stream ng video games, pwede ka ng cooking channel, ngunit mag-ingat kayo dahil pwede kayong ma-scam ng mga creator dito. Ayan o. Hoy! Bakit picture kayo nakalagay? Oh guys, yan ang apat na tips upang makaipon ngayong panahon ng quarantine. May natutunan ba kayo? Comment down below kung meron kayong suggestion or violent reaction. O kung may ma-comment lang kayo, okay lang. Huwag nyo rin kalimutang pindutin yung subscribe and bell button. Pati i-like nyo na rin to. Disclaimer lang po ah.
Pawang kalokohan lamang po ang pinagsasabi ko ngayon. Huwag niyo masyadong seryosohin, ha? Salamat mga kaibigan! See you on the next scam. Video pala, sorry. Bye-bye!